pala yung official duty nila. E di hanapin natin kung yung official duty ng BIR ay na 180 days dapat matapos nila yung letter of authority ay sadyang nakasulat sa RAW 3-2014. Di basahin natin. Pag binasa natin yan, 53 pages yan, kaya inano ko na lang, ito makikita natin. Dinidefine yung function ng revenue district office. Ano daw ang function? Conducts field audit investigation of tax cases. And number two, performs other functions as may be assigned. Sino mag-a-assign? Yun ang tanong. Sino mag-a-assign? Hindi si commissioner. Diba? So inaprubahan ni Cesar po, ni Secretary of Finance itong provision na to na inaallow niya si BIR commissioner na i-assign yung function niya sa mga revenue officer. So therefore, yung revenue memorandum order number 53 revenue memorandum order 192015 is a function na prenomulgate ng Department of Finance. Therefore, violation of RMO 19-2015 na walang penalty na in-establish either sa administrative code of conduct ng BIR at saka sa tax code, pwede na ngayon nating dalhin under section 275. Oo, maliit lang ang penalty. 6 months imprisonment at pwede yang maparol. Ibig sabihin, hindi sila makukulong, pero magkakaroon sila ng tawag nito, records sa kulungan. Now, so, ang mangyayari ngayon dyan, ang susunod na gagawin natin is hanapin lang natin yung mga functions at yung mga functions na yon ay makikita natin yung details, yung detailed functions, yung detailed duties, yung specific and prescribed functions nila sa mga RMO, Revenue Memorandum Order at Revenue Memorandum Circular. At itatay up natin yan sa revenue, andi dito, susulat ko, nakasulat. Itatay up natin yan sa revenue administrative order. Ngayon, meron na ngayon tayong pambala sa mga BIR official. Yan yung final notice natin sa mga BIR officials. Any questions?